Kumusta mga idol tropa? Kayo po ba ay gumagamit ng LED taillight na kagaya nito or ibang klase ng LED taillight? At kadalasan mga idol ay hindi nagtatagal. Madali pong masira ang mga nabibili nating taillight LED na kagaya nito mga idol. Ayan mga idol tropa, mayroon tayong sample ng taillight assembly. Sa video na to mga idol, ay i-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng mas matibay na LED para sa ating taillight and stoplight. Ayan, at dito sa ating taillight assembly mga idol, kailangan lamang natin itong baklasin. Ayan, at matapos buksan, tanggalin lamang natin ang stock na bumbilya, mga idol. At ang bulb na rin na ito, ang siyang gagamitin natin para gawin ang taillight and stoplight na LED. So, babasagin lamang natin ito, mga idol. At ito yung kailangan natin mga idol. Siguraduhin lang natin na malinis. Alisin natin ang mga bubog na hindi naman tayo masugatan. At dito mga idol, may dalawang wire na mahaba kung saan dito nakakonect ang ating park light. At dito naman sa dalawang wire na maiksi, dito naman nakakonect ang para sa stoplight. At ang isang mahaba at isang maiksing wire na yan ay nakakonekta sa ground. Ngayon, kailangan natin dito ng battery at saka test light mga idol para hanapin natin yung dalawang wire na ground. So ayan, i-clip lamang natin sa kahit anong terminal ang ating clip ng test light. At ang parting ito ng taillight bulb ay idikit naman natin sa kabilang terminal ng battery. At kung alin ang iilaw na isa sa mahaba at isa sa maiksing wire na yan, ay siya itong konektado sa ground. Ayan, at nahanap na natin ang dalawang wire na konektado sa ground. Okay, so ang gagawin natin dito mga idol ay pagbubuhulin natin itong dalawang wire na to na siyang konektado sa ground. Ayan, at pinagsama na natin yung parehong ground wire at dito sa kabila ang natitira yung maiksi at mahabang wire na siya namang linya ng park light at stoplight. Okay, ayan mga idol, kailangan natin dito gumamit ng dalawang module LED. So mas maganda kung ang gagamitin natin ay isang mahina at isang malakas na ilaw. Para yung mahina ay siyang gagamitin nating park light at yung mas malakas naman ay siyang gagamitin natin para sa stoplight. At ang pinakamaganda mga idol ay piliin natin yung mas magandang klasing LED. Ngayon subukan natin pailawin ang dalawang ilaw na to nang malaman natin kung sino sa kanila ang mas malakas at mas mahina. Para mapili natin kung alin dyan ang para sa taillight or park light at kung alin ang para sa stoplight. Ayan, at mas malakas ang ilaw ng mas malaking LED mga idol kumpara dito sa maliit. So yan ang gagawin nating stoplight, yung mas malaking LED. At gawin nating park light, yung mas maliit. Ayan mga idol, at dito sa binasag nating bulb kanina, kung saan pinagsama natin yung parehong wire na konektado sa ground, ay dito naman natin ikakabit ang pinagsamang ground wire ng dalawang LED. Ayan mga idol, so mas maganda kung iinang natin ito para mas matibay. Okay mga idol, ang pinagsamang ground wire ng dalawang LED ay ikinabit natin dito sa ground wire na pinagsama din natin na nasa stock bulb na ating binasag. Sunod naman natin ikakabit itong wire or positive wire na galing sa mas mahinang LED at dito natin ikakabit sa mas mahabang wire na nasa stock bulb dahil ito ang linya ng ating park light. At ang positive wire naman ng mas malakas na LED ay ikakabit natin ito dito sa mas maiksing wire na nasa stock bulb mga idol dahil ito naman ang linya ng ating stoplight. Alright, binatog! Ayan, ikabit muna natin ang mga wire at pagkatapos ay iinang natin para mas matibay.
Yan, matibay na po ang kapit niyan dahil yan ay nakainang at ang mahinang parte na lamang dito ay ang part na yan na may butas. Yan mga idol, so kung meron kayong stick glue, pwede ninyong lagyan para mas matibay. At kung walang stick glue mga idol, ay pwede nating lagyan or siksikan ng bulak o kaya naman ay filter ng sigarilyo at saka natin patakan ng shoes glue. Ayan mga idol, so siksikan lamang natin yan, paikot, punuin natin. At kapag okay na, patakan natin ng glue. Ayan. Ingat lamang mga idol dahil mainit po yan. Ayan, at mas matibay na siya ngayon. So pwede na nating balutan ng electrical tape ang bawat wire para mas safe, iwas grounded. Okay, ayan, tapos na mga idol tropa. Ito na po ang ating finished product. Ngayon, pwede na natin ito ikabit mga idol. So, mas maganda kung gagawa tayo ng ganito mga idol, make sure na naka-battery operated na po ang ating mga ilaw. At sa ganitong proseso, ay hindi na natin kailangan panggalawin ang wirings dahil salpakan na lamang ito mga idol. At ilagay po natin ang maayos ang LED dito sa loob. Secure po natin na ito ay hindi matatanggal. Gamitin natin kung ano man yung pwedeng pandikit na mas sa palagay natin ay mas matibay para sigurado po na ito ay hindi matatanggal. So ganyan mga idol, ang gagamitin ko dito ay yung paring shoes glue. MMT ang brand mga idol. Ayan, at naikabit na natin ng maayos mga idol. So matibay na po yan. Ngayon, buhay na uli natin itong ating taillight assembly at ating subukan kung okay ang ating ginawang LED, taillight, and stoplight. At hugutin muna natin dito sa sakit ang linya ng ground, linya ng taillight, at ng stoplight. Okay, so subukan na natin mga idol tropa. Ang hinugot kong tatlong wire sa socket, yun po ay ground, ang isa ay para sa taillight or park light at ang isa ay para sa stoplight. At ang ground wire na hinugot ko sa socket ay ilalagay ko ito sa ground terminal ng battery. At yung para sa park light ay inilagay ko naman sa positive. So yun yung mahinang ilaw mga idol. At ang wire naman na para sa ating stoplight ay inilagay ko sa positive. So yan yung umiilaw na malakas mga idol. Ito naman po kapag tayo ay pepreno lang na hindi nakabukas ang park light. At ganito naman po kapag nakabukas ang park light at magpepreno. Ayan mga idol. At syempre maraming salamat sa inyong panonood mga idol tropa. At sana may natutunan kayo sa video na ito. Like and subscribe na lang mga idol sakali nagustuhan niyo po ang video na ito. Maraming salamat mga idol tropa.